Zana and X-Board na kaya din na mag-deal ng significant amount of damage doon sa mga heroes na nasa side ng execution. Interesting. I think this is the first time na makikita natin yung X-Board, and I think ito papasok yung sinabi ni Wolf that Blacklist International, they understand their draft and they understand kung anong kulang. Meron na silang late game damage, early game damage, meron na silang hold. Ang kulang na lang nila dito yung insta burst na pwedeng mabigay dito ni Edward. Remember, nauso yung X-Board nung nagkaroon din ng mga healing heroes for the burst damage na pwede nitong maibigay. Let's see kung paano to makakounter back ng X-E. Oh my glove. This is Blacklist again breaking the code, pare, sa draft. Blacklist International, they don't care kung ano yung meta ng iba. Basta meron silang draft na gagawin nila, and kung makikita nila na fit yon, yun ang kukunin nila. Well, for the side of execution natin, for the side of execution naman dito, Manjin, hindi naman natin din discount yung draft nila dito. Hindi there rin eh. Is a point in time na itong draft na to, kapag nakuha nila yung magandang early game, this might end early kung sila yung mauunguna bandang early game pa lang. Yeah, kasi yung lineup nila dito, I think, is heavily relying ngayon kay setup mula kay Chakno and yung snowball na magbumula kay KLBJ. I think this is a great Angela game kung wala yung X-Board. Eh kaso nag-determine ng Blacklist eh. Apo, protekta kayo. Sige. Sige. Bibigyan namin kayo ng apoy. Bibigyan namin kayo ng damage. Ngayon ang kailangan ng Blacklist, i-utilize nila na alam dapat nila at level 4, pwedeng lamang sila. So kailangan nila maging aggressive dito. Just like game number 1, X-E, kailangan nilang maging chill. Kailangan nila ng patience. They need items muna dito, Butters. Mm-hmm. Blacklist International dito, talagang umiikot lang sila sa may mapa. At kung papansinin mo yung pwestuhan nila dito, stable na side lane tong X-Borg eh. So hindi mo kailangan masyado tutukan. Yeah. Pero si Etomax dito, nagiging target ng may Venus. At alam niya, nagkakaroon siya ng advantage in terms of poking. Yeah, it's all about the pokes right now. If you are X-E, kailangan nila ma-utilize to. Pero actually, parang mas lamang nga ang poke ng Blacklist pala, Butters. Because this is a Matilda. May vision ka mula dito sa Yishun Shin. Alam mo kung saan manggagaling dito yung Angela. And by the looks of it, in the laning stage, mukhang sa side lanes, kontrolado na naman ang Blacklist. Mm-hmm. Kasi lamang yung Blacklist dito ng unting gold, oh, isang daan. Ibig sabihin yan, pag yan, nauuna kayo sa wave clear. Eh. Pag ganyan yung lamang niyo. Pero ang ganda na pwede si Chakno dito, ah. Pwede niyang gulatin dito si Wise at matulak niya palayo. Oh. But still, Blacklist International dito, may advantage sila in terms of getting the vision dahil nga meron sila Mountain Shocker. Yeah, pero sabi ni Wise, yung blue, ay purple yung uunahin niya. And that is going to be execution, getting the turtle. May away na lang nangyari dito. Edward na manakap siya. Wala siyang Piraga Armor, pero nandun yung Flicker. A three-man stun para dito kay Venus. Pero Blacklist International execution, ayaw nila maglaban. Alam nilang wala silang resources, magbaback off sila. Wow, okay, libreng Lord para dito sa X-E. Turtle. Nag-decide yung Blacklist dito na mag-go na lang sa purple nila kasi I think nakita nila na nauna na sa advantage si Chakno pagdating doon sa bush take. Mm-hmm. So with that, sabi dito ng X-E, oh, teka lang ha, may damage sila, nabanggit natin, pero wala pa sa ngayon. Kaya pa nating i-withstand yung maipopoke nila sa atin. Tama ka doon, Manjin, eh. Patience is key para kay Chakno. Mm-hmm. Nandun lang siya, kumuha lang siya ng vision. Alam niyang may mask naman ako. Hindi ko kailangan magstay ng lane. Mag-a-act ako dito as a ward. Titignan ko kung sino yung lalapit. Yeah, pero ang daming na-utilize din ng X-E on that specific fight, ha. Three flickers ang na-burn para sa kanila doon. I think Blacklist, they were safe that time. Hinihintay nila munang mag-online si Oheb at si Edward dito bago sila sumugod. Poke lang ang ginawa ng Blacklist. So still, 50-50 matchup. Except, paano nila may-utilize to na lamang na si KLBJ ng bahagya? Kasi again, yung turtle na yan, pwedeng mag-snowball. Yun yung key ngayon ng X-E, mag-snowball tong Benedetta. Mm-hmm. Tingnan natin dito, Renjo going in. Yun. Angela dito, tumalalay na KLBJ. Will get the kill on Edward, and this might be the first push na gagawin ng execution. Habang dito, yung Blacklist International naman, nag-cut na sila ng wave kasi alam nila may possible trade ng turret sa mangyari. Meron talaga, and I think X-E, they know that pwede na silang kumuha ng gold plating dito sa baba. Pero mukhang hayaan muna nila dahil mas pinaprioritize nila yung mid. At eto na, nabanggit na natin, hindi ito nagawa ni KLBJ kanina. This is the main plan of X-E. Ganito nila naiintindihan yung draft nila eh, na
bigyan ng space si Kiel and let Kiel do the plays. Let Kiel be your damage output. Ngayon, Blacklist, naiintindihan nila kaya sama-sama na sila dito, Abatoy. At ito na naman ang away, mga kaibigan. Last Insanity, nabato. And look at that! Ultimate, mababato dito, pero it's not enough. Sila pa ang tutumba. Oh, have dito going for Etomax, pero doon sa may likod, may away pala nangyayari. Oh. Kiel VJ, Sword and Ten, left and right. Renjo dito, gusto pa ng away. Will that will? May bubungguin ba siya dito? Wala na. And nakikita natin, disiplina ng dalawang team. Yeah, man. Hindi pa ganoon kasakit yung damage output ng Blacklist. Nakita natin na may 3 heroes na nakatayo sa harapan nila. Pero nakita naman din natin doon yung capability ng Blacklist pag dumating na sa late game. Nice maneuvers naman din doon para sa side ng Execration. It's still 50-50 para sa laban na to, Butters. Ang tanong, sino ang nakakalamang sa gold? Sino pinakamayaman this time yung mga side laners natin? That is Oheb and Kelra na late dumating sa laban kanina. Napakagandang entrada nung alis na yon. Mm-hmm. Pero nakikita mo dito, laging meron talagang pagsama-sama dito sa side ng Blacklist dito sa may top lane. Oo. Even though nandun mag-spawn yung turtle sa may baba, ang ginagawa nila dito is they're trying to pressure yung top lane as much as possible ngayon pa lang para kahit papano, kapag ka lumabas yung turtle, mas maganda yung magiging positioning nila pag dumating yun. Yeah. And I think this is a better game for the side of Exe. Una sa lahat, Etomax can easily escape with the ultimate sa mga gustong gawin ng Blacklist. And even Renjo, mas nadadalian siya ngayon ditong makawala at makamaneuver, makaresponde kagad. Parang ganito, ayan o, stand mo kagad, hayaan mong mag-burn yung Zaman Force, and then kapag sumugod pa si Oheb dito, nako, pwede siyang mawala. Yan na nga! And Oheb dito, siya yung magiging primary target, and look at this! Electo final blow, hindi magiging worry yun para sa side ng Blacklist International as yung response nila doon sa may rotation na yun is going to be fast and snappy. Iba talaga, no? Smart choices mula dito sa Oheb na foresee niya na nandoon ang Exe. And that was actually the right choice for Kiel VJ. Nakita mo pa nga yung kanyang final blow, sobrang advanced nung nakita niya yung Zaman Force. Unfortunately, buo yung Blacklist doon sa laban na yun. And Execration, napakaganda ng pwesto nila dito, pero Wise trying to go for that arrow. Ang ganda ng pwesto dito ni Kelra. And this might be the catch na hinahanap nila kanina pa. Woo! Flicker in! Wise goes down! Oh my Venus dito with the flicker and Electo final blow! Edward dito with the last Insanity. Hindi ganun kalakas yung damage na malalabas niya. Execration dito, cool, calm, and collected. Hindi magdadive. Hindi talaga. The Tigreal, the Alice, and the Baksha combination. Nabanggit natin na kailangan ng burst ng Blacklist at hindi pa yun nag-i-exist. To the point na si Renjo, si Chaknu, and everyone else ay tumatangke na lang para sa side ng Exe Butters. And yes, naprotektahan na nila si Kiel. Hindi na ngayon makapagpatumba ang Blacklist. Nabibitin na yung damage. Oh my Venus dito. Pumasok siya sa may loob. Na-stun niya yung apat. Pero he will pay the price. Ooh. Eto Max dito with the TPs. And that is going to be Baksha going down din sa kamay ni Wise. Okay. I think that's still Execration winning that team fight. Medyo naging confident lang sila on those TPs na to the point na hindi na nila nakita na may paparating pa rin na turtle ship para kay Wise dito. So, free kill kay Wise. Pero nakikita na natin dito yung lineup butters. Ito sana yung gustong gawin ng Exe kanina. 4 protect 1. Diba? Sumusugod ngayon yung Blacklist. Mm-hmm. Pero yung sustain na meron yung Exe, hindi makalapit kay Kiel BJ. Kanina, sa ganitong sitwasyon, 2 deaths na si Kiel. Ngayon, Kiel can move around. Ngayon, kailangan ng dito matitest kung gaano kalakas ang mechanical prowess din ng Blacklist. Kung kaya nilang lumaban ng matagalan. Oo. And kung napapansin mo, Manjin, ang story na naman dito is Execration. Ang ganda ng mga fights na nakukuha nila. Actually, tatansya nila. Pero, nalalamangan sila dito ng Blacklist International pagdating sa turret. And Renjo dito, siya magiging alay. Wala siyang matatakbuhan dito. And this might be another pick-off para sa item Blacklist. Yun nga, Batoys, nabanggit natin kanina. Yes, Exe, they can go for team fights. Pero yung defensive movements pagdating sa tower, yung spam, nalulugi sila dito dahil dito kay Exborg.
And probably dahil din sa Matilda tsaka sa Harit na kayang ispam yung minions, wala kasing natural pusher para dito sa side ng Exe. So ngayon, ang way ng Exe to get this game is to go for wipeouts, go for 4 deaths ng side ng Blacklist, and then push. Dahil kung hindi, aabot yung game sa dulo kung saan tatabla lahat, kung saan magkaka-item yung Blacklist. And honestly, ang pinakamaganda lang na pang-clear wave dito na execution is si Keller lang on that Alice. Yeah. Yung blood o lang, yung talagang mismong wave clear na snappy ang pagtanggal. Pero Chakno dito will get punished. Look at that stun. Enough play damage na dito. Ezo going in. Ooh. And that is a good ultimate. Good implosion. Pero hindi pa rin yun magiging enough. Tutumba pa rin siya. Kiel VJ dito trying to go in. Sword intent. Tinamaan niya yung tatlo. Pero yung damage output hindi talaga ganun ka solid. Okay. Great patience mula dito sa Blacklist. And eto na. Ginagamit na nila si Kelra Butters para lang madepensahan itong mid tower. But again, this is a Harit. This is a Yi Xuanxin. Nakaya kagad pumasag ng tower. Ayun na yung mission sa Blacklist. Kailangan nila magbaka. And Wise dito will be the primary target para kay KLVJ. Perfect targeting para dito sa side ng execution. Oh my Venus, Eson, Oheb, they're trying to run away. Oh my Venus dito with a circling eagle. Makakataas ba siya? Hindi niya magagawa. And that is going to be 2 kills para sa side ng execution. Blacklist International though, dalawang turret ang napunta sa kanila. Men, ang gandang punishment ng execution after nilang nakita yung Zaman Force na ginamit ni Oheb. They know na wala nang pang-counter go ang Blacklist. And ngayon, kailangan nilang ituloy-tuloy kung saan dead si Venus at dead si Wise. Ito na yung opportunity nila mag-push. Butters. Pero ito na din yung opportunity ng Blacklist International na makabawi. Zaman Force, masyadong maaga na gamit, so hindi talaga makakahabol si Oheb. Pero still, the fact remains na protektahan nila yung token nila sa taas. At yung mid pwede rin parang ganito. Oh no! Late yung response dito ng Exe to push. Hindi naging enough yung dead timers dito ng Blacklist. Makikita mo dito yung ano yung capability ng dalawang teams kung alam nila kung kailan papasok eh. Parang ganyan, Butters. And look at the dive, ladies and gentlemen. Nahuli din nila dito si Angela. Eto, Max, dito is out of commission. Wala silang retribution. Wala din silang support. So, ibig sabihin yan, Blacklist International, pwede sila makakuha ng isang different lord dito. Butters, kung ang lineup mo talagang objective-based, hindi ilang towers ang pinag-uusapan natin eh. Pati yung Lord, that passive on the Harit, the crits, weapon mastery, mula dito kay Yi Xuanxin. Look at that, ang bilis na wala nun Lord level 1 at napunta pa sa Blacklist yung space na ginagawa ng Exe. Ang kailangan lang ng Blacklist dito, maging careful eh. Careful on their cooldowns. Every time na wala yung Zaman Force, pwede kasing sumugod yung Exe. And again, Exe can pull it off. Exe can kill. Ang problema talaga dito, patience eh. Paunahan to, Butters. Pahintayan ng cooldowns. Wise, on the other hand, focusing on damage items, Blade of Despair, Endless Battle. Well, si KelVJ dito ang kinuha niya, Bloodlust Axe, tsaka Athena Shield. Medyo depends on the defensive side to, ha? Pero Wise, getting caught out, and look at that, the dash to my Venus. Mabubuhay ba si Wise dito? Yes, we will live, pero eso naman, mga kaibigan, makakatakas din, pero Oheb dito. Nag-turn ang buong kupunan ng execution papunta sa kanya. Iniikot-ikutan sila dito. In Eson, trying to bail Oheb out. At sila pa ata ang nalagay sa alanganin. Jack na dito, mapapaflicker. Oh my Venus is in the area. Pwede niya talaga i-take down to. Jack Nu will get punished. The Lord was marching towards the bottom side. Kaya naligaw ang execution doon. Nakita natin yung movement, execution, lima-limang magkakasama, naghiwalay-hiwalay yung Blacklist, and wala silang makatch. Ang only catch lang na meron sila dito ay single target. And again, yung second skill ng Alice, madaling maiwasan, lalo na kung may traceless ka. So with that, Blacklist, niligaw ang Exe sa laban na to, Butters! Niligaw na niligaw, Kelra dito with the last stand! Kelra will get the kill on Oh My Venus, pero will that be enough? Kakayanin niya ba i-withstand yung damage dito na side ng Blacklist International? Yes, kakayanin niya. Next question, kaya ba nila i-defend to? Kelra going in, Edward dito with a sniper in HP. And Kelra going in and out, trying to save this game. Eson, nandun ang mga kaibigan sa may base. They're trying to take them down. Tinkerill will go down as well. And that is going to be the win for the side of Blacklist International. Pero lumalabang pa rin si Renjo. Tingnan natin kung masisave niya to. And that is going to be 2-0 for Blacklist
International, ladies and gentlemen.